Hi guys! Dahil maraming nagtatanong sa akin kung paano ko ba nagawa yung Milky Way and Lyrids Meteor Shower Timelapse katulad nito. Now baby, don't hang up so I can tell you what you need to know. Baby, I'm begging you, just please don't go so I can tell you what you need to know. If happy ever after did exist. So ito na po yung tutorial guys. First, kailangan nyo po ng apps na intervalometer. Ito po, intervalometer. Lagay ko na lang po yung link sa description below. Then, second one na kailangan nyo po is yung phone na may expert mode or pro mode. Yan po. Expert mode at pro mode. Then, third one na kailangan nyo po is yung tripod. So, ito na po yung first na dapat gawin nyo guys. Punta lang kayo sa app na na-download nyo yung intervalometer. Tap nyo lang yan. Then, open intervalometer. Tap nyo lang yan. Then, tap configure. May lumabas na icon. Parang manubela ng sasakyan. Yan, lumabas na yan guys. Yan. Ito. Lumabas na yan. Back nyo lang yung phone nyo. Tas, punta kayo sa camera nyo. Camera, hanapin ko ng camera. Nasaan ko ba? Iba ko muna, iba. Ah, ito. Ito ang camera ko, guys. Then, punta po kayo sa more. Hanapin nyo po yung pro or expert mode. Ito po, guys. Ito po. Pro or expert mode. Then, yung red na naka, yung red, ito po, ito. Yung red na parang manubela. Lagay nyo po lang sa gitna ng bilog yan. Then pag nalagay niyo na guys, punta lang kayo sa ISO, then i-set niyo po yung ISO sa 1600. Then sa seconds naman, adjust na natin sa 16 seconds. Then i-okay niyo lang guys yung green na sa itaas, yung intervalometer. I-okay na lang yan. Then lalabas yung timer image taka interval. Then sa timer guys, wala na kayong babaguhin. Yan, 3 seconds lang yan. Then sa image, 300 yung ilagay ko. Pwede din 500, 600, 700. Basta kayo na bahala kung ilang gusto nyo. Then sa interval naman, ilagay ko is 25. 25. Then, okay. Then, dito guys, i-tap nyo lang yung start, yung nasa itaas, yung sa baba ng timer. Start, tap nyo lang yung start. Then, automatic na yan siya guys na mag-tataps. Yung intervalometer na po yung mag-tataps ng camera pa. Siya na lang po yung mag-capture. Wait nyo lang ng mga 1 to 2 hours bago matapos yan. So, bali guys, ang kailangan niya is 300 frames or 300 picture. Pero kung gusto nyo yung mahaba na video, try nyo 600, 700, 900, 1000 na image. Antayin nyo lang na matapos yung 300 image. Pag natapos na yung 300 image, punta kayo sa CapCut. Open nyo yung CapCut. Tapos, tap nyo yung new project. So, dito guys, yung 300 picture ko, 16 na lang yung naiwan kasi dinilit ko na yung iba kasi full storage na ako. So, dito guys, dapat naka-arrange yung mga pictures sa pag-tap mo para hindi ka mahirapan sa pag-edit. Pagkatapos mong matap yung mga picture mo, i-add mo na. Tapos tingnan mo muna yung na-add mo. Ganyan, tingnan mo. Tapos mong tingnan, i-export mo na. Bali, pag na-save mo na, add ka na naman ng new project.
Then add mo yung video na na-save mo. Then click mo yung video, click mo din, punta ka sa speed, then adjust mo sa 10 times yung speed. And ayan, 10 times or 11. Then tingnan mo muna yung video kung okay lang ba yung speed niya, or kung gusto mong hinaan or palakasan, basta ikaw na bahala sa speed, guys. Tapos kung okay na, i-save mo na, export. Antayin mo lang matapos ma-export. Done. Tapos ito na po yung result. Now baby don't hang up so I can tell you what you need. Thank you for watching this tutorial video. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at mag-like sa video ko. Thank you!